Alright, Pow Salud, POWCAST SPORTS, yan pong nakikita nyo. Ito po yung parada ni Carl James Martin doon sa Ifugao at sineselebrate ang mga Ifugao athletes. At may mga kasama siya dyan, mga ibang atleta, basta mga taga doon, taga Ifugao. Anyway, kaya po tayo nandito dahil babalitan ko kayo ng next fight ni Carl James Martin. Meron na pong schedule, meron ng kalaban, at alam ko, curious na naman kayo kung sino ang makakalaban ni Carl James Martin. Si Naoya Inoue na nga ba? Yan ang abangan natin. This is POWCAST Sports Podcast, hosted by Pow Salud. Alright, Pow Salud, POWCASTSports.com. Alam nyo naman na hindi si Naoya Inoue kasi si Casimero ang nakaschedule yata na kalabanan niya. Pero ito po ang ating balita, Carl James Martin, the Wonder Boy, ang isa sa up-and-comer na boksingero natin dito sa Pilipinas at napakasikat at this stage, pogi kasi. Anyway, lalaban na po siya this February ang ating balita sa aming sources at confirm po ito ng kapatid ni Carl James Martin na tumatayo po na manager din niya, ang kanyang napakagandang kapatid na si JL. JL ba? Naku, pagalitan ako nito. Anyway, ang laban niya po ay February 22nd sa Mandaluyong, hindi ko pa alam kung saan. Pero ang mga kalaban niya po ay si Renuel Pael. Sa mga hindi nakakilala kay Renuel Pael, ito, papakita ko yung record niya. 23-11 and 1 draw. At ito po ay 29 years old. At feeling ko dito ito, ang masusubukan dito, kung talagang may knockout power itong si Carl James Martin. Kung matatandaan po natin, pakita ko muna yung record ni Carl James Martin. 14 knockouts, undefeated. At yung mga huling kalaban niya, actually halos lahat. Kailan ba siya nag-unanimous decision? Nung 2007 pa kay Jason Buenaobra. Pero lahat pinabaksak niya. As in lahat. Si Philip Luis Cuerdo, Benazir Alolod, si UT Chai Wanawong, lahat. Hindi ko na kailangan banggitin. Pinabaksak niya po lahat yan. At, pero ngayon, itong mga kalaban niya, si Renuel Pael, kahit ba may mga talo siya na 11, wala pa siyang talo na knockout. So, it is parang curious talaga akong malaman kung gaano kalakas ang suntok nito ni Carl James Martin. Hindi ko na kailangan magpasuntok. At alam kong malakas, pero tingnan natin kung yung knockout power niya ay kayang tablan itong si Renuel Pael. At tingin ko, itong si Renuel Pael, napakagaling din ito. Yung mga laban niya sa Japan, talo nga lang siya, pero split decision yun. Tsaka mga close fight. Yung laban niya kay Giovanni Escanier sa Bohol. Natatandaan ko to kasi napanood ko mismo. At itong Giovanni Escanier na ating champion ngayon ng bantamweight, talagang pinahirapan niya rin. Pinahirapan niya. 116-112 mong score, dalawang judges, tapos yung isang judge pa, umiscore doon kay Pael. So, tingin ko ha, ito na talaga yung inaabangan yung pataas ng pataas na level ng kalaban ni Carl James Martin. At malay nyo, after nitong fight na to, si Giovanni Escanier na yung kalabanin niya, ang talagang Philippine champion natin sa GAB, sa bantamweight. At ako, maganda yun kung yun ang sunod niya. Then after that, siguro, sa ibang bansa, alam ko, may mga balita na target din siya ng MP. So, magandang balita yun kung gano'n, kung sakaling lalaban siya sa ibang bansa. Actually, gusto kong mangyari na talagang makakalaban siya sa ibang bansa at para masubukan yung galing niya. Pero again, let's see, dahan-dahan tayo. So, ayan na po ang balita. Excited ba kayo? At Giovanni tuloy. Renuel Pael versus Carl James Martin. Kita nyo na yung record, kita nyo yung kardada ng dalawa. Para sa akin, ito, mas... last time kasi, sinasabi lagi, grabe yung build up ko sa kalaban. May tiwala naman talaga ako sa kalaban . Basta nagte-training lang at saka maayos. Talagang iba lang talaga pag nakaharap mo na si Carl James Martin . Kasi napanood ko yung laban . Pati ito si Giovanni mismo, napanood ko to lumaban. Si Giovanni tuloy. Si Renuel.
napanood ko itong lumaban at meron din talagang kamay ito at magaling din. Meron din itong power. So, si James, di pa nakakatanggap yan ng solido lately. So, pag nakatanggap siya kay Renuel Pael, doon natin malalaman kung una, kung kaya niya tumanggap ng malakas na suntok. Pangalawa, kung talagang ganun kalakas ba yung suntok niya at kaya niyang patumbahin ang isang boksingero na hindi pa napapatumba ng kahit sino. Ngayon, ang huling tanong ko po sa inyo, comment nyo kung ano sa tingin nyo sa matchup. Okay, negative, positive, kung ano man. Sabi nga ng kapatid ni Carl Hames, na-try daw nila kasi parang gusto ng nila ng kalaban ng mga taga-ibang bansa. Baka alien daw para talaga masubukan kung magaling. Anyway, so, i-comment nyo kung ano sa tingin nyo yung matchup ni Renuel Pael, 23 wins, 11 loss, at ni Carl Hames Martin kung anong nakikita nyo yung posibleng mangyari dito sa laban na ito. Pow Salud, POWCAST SPORTS, at ayan na naman ang ating nagbabagang balita. Salamat po. Thank you. POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.